Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi na itago ni Vice Presidential Candidate Dr. Willie Ong ang kanyang sama ng loob dahil sa iba ang ipinapares ng ibang politiko sa kanyang katandem na si Presidential Candidate Manila City Mayor Isko Moreno. Matatandaan na naging usap-usapan sa social media ang pagpunta ni Moreno sa Maguindanao na hindi kasama si Doc Willie Ong upang mangampanya. Mas pinili kasi ng ilang leader sa Mindanao na ipare si Moreno kay Vice Presidential Candidate at Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Makikita pa sa ilang larawan ng pangangampanya ni Moreno katabi ang Isko Sara posters. Siyempre na hurt ako, masakit yun. Wala akong pera, wala akong pangalan. Sobra akong disadvantaged pero wala akong choice. Ang style ko is hindi naninira. Hindi maganda sa akin ang inis-inis. Ani Ong sa panayam sa kanya ng ABS-CBN. Iniintindi naman daw niya ang desisyon ng mga nasabing leader na ipare si Isko sa ibang kandidato. Samantala, naglabas naman ng pahayag si Ong sa nasabing issue. Magandang araw po, Dr. Willie Ong to. Bibigay lang tayo ng short statement sa lumalabas ng mga balibalita tungkol sa mix and match ng ibang presidente, vice president, maraming kumakalat na balita. Meron ako nakita ang mga allegedly statement ko na na-hurt ako. Actually, yung mga statement ko na yon, nasabi ko I think 1 month before kay Kat Domingo ng ABS. Ngayon lang nila nilalabas. Hindi ko alam ba't ngayon lang nilalabas. Pero na, parang may nasabi akong ganon. Pero may statement naman ako ngayon kung gusto niyo malaman. Para sa akin kasi, focus lang ako sa kailangan kong gawin eh, di ba? Salamat kay Mayor Isko, pinili niya ako, nakatakbo tayo bilang Vice President, pero ngayon, nasa akin na yung bola eh. So, tuloy-tuloy tayo hanggang May 9, walang atrasan to, di ba? Salamat sa mga followers ko, salamat sa mga statement of support, wala naman magbabago eh, tuloy-tuloy tayo, I on the ball ako eh. Kailangan ko manalo kasi kailangan ko maibigay yung tulong sa mahihirap, sa gamutan, sa pagkain, di ba? Sabi nga ni Brother Mike Velarde ng El Shaddai, eh, piliin yung tunay na nagmamahal sa inyo. Diba? Alam niyo naman kung sino yung tunay na nagmamahal sa inyo. Diba? Hindi ko naman kailangan magtapang-tapang pa. O baka gusto niyo matapang. Ano pa ba mas matapang sa ginagawa ko? 27 years lang at tumutulong ng libre. Nagsasakripisyo na nga para sa inyo. Wala akong galit sa puso ko kasi hindi siya makakatulong eh. Sa politika, away-away eh. Pag pinasok mo yung galit sa puso mo, doon na masisira yung kamada. May iba na yung focus mo. Ang focus natin, yung mahihirap, nagugutom, walang kamalay-malay sa mga issue, tulungan nyo na lang po ako. Baka pwede sa May 9, sa mga followers ko, supportahan nyo ako kung pwede lang. Kasi marami talaga akong gagawin. Di lang sa kalusugan, pati sa iba't ibang issue. So maraming salamat sa lahat ng statement of support. From all the vloggers and others, medyo mahal niyo pala ako. So, thank you so much. Basta, ako lagi honest sa inyo. Hindi ako magsisinungaling. Lahat ito po gagawin natin para sa bayan. Anong masasabi mo sa balitang ito?